Hi everyone, welcome to my channel. So in today's video ay mapapanood natin ang kaganapan kanina sa central office ng DSWD dito sa Quezon City. So makikita natin na merong mga wakit sa bakod, merong naiipit, at saka yung tao talagang sobrang dami, hindi mahulugan ang karayom sa dami ng tao. Dinumog talaga ang nasabing payout ng educational assistance programa ng ating gobyerno. So malaking kaya nagkaganito kasi malaking bagay naman talaga yung ibigay nilang educational assistance dahil nga nasa pandemic pa tayo. At saka itong educational assistance pala ay hindi lang pala ito sa ngayon na may pandemic tayo. Matagal na pala itong programa since 2018-2019 tayo. Pero ngayon lang natin nalaman dahil sa pag-anunsyo ni Secretary Erwin Tolpo. So yung mga nakaraang mga secretary ay hindi pinabatid sa publiko na meron pala tayong programa na ganito, tulong sa mga mahihirap, mga estudyante ng anak ng mga mahihirap at saka mga OFW, so solo parents. So hindi natin alam yan kaya hindi natin abel mga nung mga nakaraang taon. Ngayon lang natin nalaman kaya naman ay dinumog siya ng mga tao. Kaya hindi natin masisisi dahil nga sa panahon ngayon na marami pa rin sa atin ang mga walang trabaho. May trabaho man pero ay hindi regular, kumbaga part-time lang. So, salamat kay Secretary Erwin Tolpo sa pag-anunsyo o pagpabatid sa atin na meron pala tayong ganitong programa ang ating gobyerno na pagbibigay ng financial o educational assistance para sa mga estudyante na nag-aaral na karapat sa katulungan. So, narito ang pahayag ng Secretary Erwin Tolpo tungkol dito sa educational assistance. Pakinggan po natin lang. Grade 11, 12, 3,000 po. College vocational, 4,000 po. Kailangan ko lamang valid ID, school ID, or enrollment certificate. Nothing more, nothing less. Either or. Sorry kung natanong ito, pero sabi ng mga na-interview ko sa labas, akala nila pwede ang walk-in. Bakit pagdating dito, biglang may QR code na kailangan pala magpa-register? Ano po yes, sir. Meron po. Ang nangyari po, may nagkaroon po na miscommunication. There was a miscommunication down the line, alright? When I was informed na okay tayo, secretary, may walk-in tayo, okay naman din ho yun, sir, kasi ngayon ho, nire-recalibrate natin every minute po, okay? Kagaya ho, we're adapting yung ginawa po ng region na 4A. Overwhelmed po siya kanina, ginawa niya po, binigyan niya na ng mga forms. So kumalma yung mga tao, then tinanong, nilagay nila ng schedule doon, balik ka sa Monday, balik ka sa August 21, balik ka sa August 22, babalik po sila. Ganun po ang ginagawa namin, nagpapaserox na po kami yung mga walk-in para bumalik na ho sila. Meaning to say, ang gagawin na lang ho nila, babalik ko sila dito any time of that week, kung kailang mailalagay doon sa papel nila, ibibigay naman ho sa kanila din. Kasi yung sinasabi po nila, wala naman kaming computer, Mr. Tulpo, wala kaming cellphone, we don't know how to operate that. Malinaw naman po sir, sinabi ho natin na may walk-in kami, pero sabi ko, mas maganda di po ba kung naka-online, kaya inuna po natin ang online. Papapasukin din naman ho yan sir eh. It's just hindi lang po makahintay mga kababayan natin. Kaya nga po, sa post ko rin po the other day, sabi ko mamili tayo, bayan, are we going to the barangay level? Ipamigay natin. Ayaw naman. Mas marami gusto sa DSWD naman daw para walang pinipili, hindi inuuna. E di, kung hindi inuuna, hintay na lang ho tayo. Sir, sorry, yung online registration, yung QR code, dati pa ito, hindi ito bigla ngayong araw lang na nilabas? Kasi yun ang sinasabi ng mga nakausap namin na ngayon lang nila nalaman na meron palang online registration. No, sir. Kayang ho yung sinasabi ko, ito yung problema namin sa DSWD. Itong educational assistance every year. Kaso mga parang hindi ko alam kung secret ba. Hindi inaano, siguro ikaw, hindi mo rin alam. Na 2019, reporter ka na 2018. I've been a journalist for the past 10 years. Eh, matagal na po pala ito. Pagpasukan, may binibigyan na educational assistance. Ang problema, hindi po nila ina-announce. Parang iti-text lang nila, text blast doon sa mga unconditional cash transfer ng mga miyembro, TCT na miyembro, mga apo ng mga SOCPEN. Paano yung mga hindi SOCPEN? Paano yung hindi mga solo parent? Paano yung mga hindi miyembro ng UCT?
Eh, ang ginawa ko, sir, I open it up. I announce. Yung mga nakausap ni siguro, hindi sila nakakatanggap. You should have asked them, nakatanggap ba kayo last year? Because they will say like, hindi. Ngayon ho lang nila nalaman. Eh ngayon din ho namin sinabi na mayroong online. Itong dati po, last year, previous years, online. Eh ngayon ho, pinapainayagan namin yung hindi online kasi I got feedback na sinasabi, paano hindi marunong mag-computer? Paano wala yung perang papunta sa computer run? Paano nga naman, sir? Di ho ba? Paano ko yung ordinary low-tech yung cellphone niya, hindi siya makapag-register? That is the problem. May ilang nagsasabi, sir. Bakit hindi na lang sa mga eskwelahan, first eskwelahan yung bigayan yung assistant? There we go. Magandang question, sir. We in the media, gusto po natin mabilisan. Mm-hmm. Ang problem nga ho, nakikita ko sa gobyerno, ang dami pong red tape. Magkakaproblema po tayo sa COA, Commission on Audit. Pag binigay po natin sa eskwelahan, sir, baka sumabit naman po ang DSWD. Nagbigay ko yun ng ganito sa elementary school na ganito, kulang-kulang ang mga dokumento requirement. Pangalan lang, walang apelido. Baka mangyari po sa nangyari sa SAP before. Wala naman ako inaakusan, pero ibig ko sabihin mo, sir, baka mauna, may mga uuna-unahin na naman. Maganda pong idea yan, sir. That's very good. I would like to do that. Alam mo, sir, gusto ko nga ho sana ibabasa barangay ito. Pero thinking back, way back, nag-cover ho kayo ng pandemic, nung SAP. Ano ho sigaw sa inyo? May inuuna. Dito, sir, wala ho kami inuuna. Basta nag-register ka online and nakapila ka, we will accommodate you. We have the funds, sir. We have the funds. Alright. Siguro na, sir. Sige po. Mensahe nyo na lang sa mga nasa labas pa, yung mga nagsabi dito na kami natulog sa kalsada, meron pa daw may mga hinimatay pa kanina, may mga umakakit pa ng bakod. Ano na lang pong gusto nyo sabihin sa kanila? Ang masasabi ko lamang po, pasensya na po kayo. Ginagawa naman ho namin ang paraan. Nag-re-recalibrate po kami, ina-adjust po namin. Siguro po, next weekend po, ang gagawin ho namin, hihingi po kami ng tulong, ibababa na namin sa munisipyo. Pero not in the barangay po, kasi barangay humihingi po ng indigency, ayaw po ng mga tao yon. Sa munisipyo, upon the supervision of DSWD personnel, meron pa rin po dito, meron sa munisipyo para pumunta na lang po sila sa mga munisipyo nila. I guess that's what we have to do. Pangalawa po, kung mapapanood nyo itong balita ngayong tanghali, huwag na ho kayong pumunta rito. Sinara ko na ho na 7 a.m. So wala na po kaming tatanggapin. Yung mga nasa pila kanina 7 a.m., yun na lang po ang accommodate natin. Pero I'm not promising na bibigyan ho namin kayo ng educational assistance ngayong araw. Could be on Monday or Tuesday. Pero bibigyan ho namin, we will accommodate you today. Either bibigyan ka namin ng form, ibigay mo sa amin, tatawagan ka namin, papuntahin ka namin sa Monday or Tuesday para hindi ka na pumila. That's what we are going to do. So by next Saturday, sa munisipyo na nila? We will do that, sir. I will have to talk to the LGUs, meet with my field offices. Regional directors and provincial directors. Pag-uusapan ho namin dito. Tonight ho, I will be getting their feedback. What went wrong? Saan ang problema? Kasi may mga, marami-rami hong regions na wala naman hong problema tuloy-tuloy. Car po, kagaya po sa car, may blindol po doon, pero orderly po yung mga tao. Sa FO1, sa Region 1, ganun din. Region 2 ho, may problema. Nagka maraming tao, tsaka Region 4A. Okay. Thank you, sir. Thank you po.